Sino ba yung mga idol mo na libero dito sa Pilipinas at bakit? Siyempre, dati high school pa lang ako, andito ako sa Iloilo. Mm. Kaming dalawa talaga ni Budong, sana makita man namin to si Ate Denden. Si Iron Iglet, ano nga yan? Sana makita namin. Grabe talaga. Tapos, nung nakita ko siya, starstruck. Tapos, naging teammate pa kami. Tapos, yung libero na kahit anong lakas ng palo, ng, ay, tatayuan ka lang niya, ay, perfect receive. Teka. So, si Denden talaga yung, ano, nung nanonood kayo ni Budong sa Iloilo, si Denden yung una mo napansin na libero or may mga iba pa? Si Ate Denden po, tapos si Ate Don Macandili. O yun naman, anong mga bagay na nakukuha mo kay Ate Don naman? Yung ano niya, yung sipag niya sa loob ng court, and buwis buhay talaga siya. Oo nga. Parang ikaw, no, Ding? Buwis buhay ka rin eh. Mm, totoo yan. Nauna yung huwag mo i-deny. Ang sakit. Ang hirap mag-dolphin dive, no? Oo. Galing nila. Paano nila nagagawa yun? Hindi din ako marunong. Pag-usapan na natin yung Petron days nyo. Kasi, di ba, kinikwento mo kanina, kayo ni Budong, pinapanood nyo si Ate Denden. Tapos eto na, naging teammate mo sa Petron. Ano yung unang reaction mo nung, uy, si Idol, magiging ka-teammate ko na dito sa Petron. At hindi lang si Denden, ang dami mga magagaling. Si Rhea de Macolangan, Aiza Maiza Pontilla, si Sirundina, si Pons ulit. Diba? Ang dami. Si Asmolina. Ano yung naging reaction mo, Buding, nung kinukuha ka ng Petron tas ang daming magagaling sa team? Sa totoo lang, naiyak ako noon. Parang tears of joy kasi sabi ko, ang bata ko pa naman. Tapos, ba't ako? Sabi ko, parang hindi ko to deserve. Sabi ko, di ba yung naglalaro lang dyan, yung mga graduate na, sabi ko, eh, ang bata ko pa. Tapos, yung unang team ko, hindi pa basta-basta. Hmm. Ano reaction mo then nung kinukuha si Buding? Actually, si Buding was part of Petrona before I came in. Okay. Alright. So, ang dami ng championship niyan sa Petron. Akala mo? Diba? And, hindi madali yun, ha? Yung i-juggle mo yung UAAP tsaka Pro League sa PSL pa. Hindi madali yun. Kaya, kudos to you, Buding. Ang ganda ng pinaform niya nun. Thrice a day yung training kasi noon. Oh, wait, diba? Dalawa sa FEO tapos pag-a-okay. Petron. Grabe, hindi madali yung ginawa niya noon. At ang ganda nung pinerform niya. Tapos may thesis pa ako, pero yung gumawa ng thesis ko si Ate Mela. Thank you, Tita! Shout out kay Tita Mels! Marami talagang nag-aalaga at nag-care for Buding. Okay. Mahal namin yan. Pero I wanna ask, Ding, kasi di ba ang tagal mo na sa Petron and nabanggit nga ni Anton, superstar lineup yan. Pero it's not always easy to have a superstar team. Kasi syempre, di ba, sino ipapasok mo? How do you juggle the rotation? Pero somehow, Petron made it work. Ano yung special about that team na, ayun nga, nadadala niyo siya sa championship consistently? Teamwork! Communication! Enjoy! Ikaw, ginagaya mo si Coach Oliver, ha? Faith, trust, courage, ha? Tatlong ano lang. Tatlo lang din yung akin! 23 rin ba number mo sa Petron, Buding? Hindi po, 5. Ah, 5. Bakit 23 yung number mo sa Cherry Tigo? LeBron James! Hindi, joke lang! Joke lang, ano?
parang wala na kasing number. Sabi ko, bahala na kung anong number na lang dyan. Yun, 23. Si Don din nag-23 ngayon sa national team, eh, di ba? Di ba? So, syempre, ano eh, para sa akin, kakaiba eh, pag may mga matataas na number, eh, ngayon ata, pati sa volleyball, pinapayagan na rin na kahit anong number na pwedeng piliin eh. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.